Hi, this is Jay, and welcome to my vlog. So for this vlog, we will be talking about buying online, the disadvantages and advantages of online shopping. So I have invited some friends to share their insights, share their ideas about their experience in online shopping. So let's go and hear them, but before that, make sure to like this video. Let's go! Okay, so punta naman subong si Raylan, and she will be sharing her experience with online shopping. So Ray, say hi! Hello! Okay, first question. When was the last time na bakal ka sa through online? Last month. Last month? Ano ginbakal mo? My calligraphy pens. Calligraphy pens, okay. So, ano for you as a online na consumer shopper? What's the advantages sa online shopping? Advantage is like hindi ka na magka-trip. For example, National Bookstore, hindi ka na magkanto mag-estupete. Para lang mag-ara na siya in ang Dapo Store in one application, one like si Shopee na and do you have mga products na napakal mo na wala mo na yan pagdaduaan back na online? Shoes. Oo. How about ko naman, products that you have to think about before buying online? Mga, like, damit. Bayo? Pants. Oo. Why? Kasi syempre, hindi mo nga siya, like, ma-measure. Hindi nakabalos ang size, kaya different siya nga brand, so hindi nakabalos ang exact size. May ano naman mga products na hindi mo gaya pagpaklo na ever sa online? Ever, ang undergarments. Though, wala lang ko, trust. Okay, sige. Ma'am V, say hi. Hi. Hello. So, si Ma'am V, pero yung manis siya bakal sa online. So, specifically sa Shopee. Damulamon niya siya nabot niya package si Labalay. So, kung mabakal ka sa Ma'am sa internet, specifically sa Shopee, ano nga mga items or household products na hindi mo gaya pagbaklon sa online? Or mga appliances, okay, wala kabalo. Basi, lang ang mga parts. And then, cookwares. Okay, basi, ang mamanang hesitation, basi, lang mga hindi bala ang amugin na bala sa picture. So, upod ka naman subo ang isa ka online shopper at same time online seller sa Day Bakudis. Ladies and gentlemen, si Jen. Hello, Jen. Say hi. Hello. As an online seller, ano ka effective, efficient, or not effective, not efficient na platform ang online? As an online seller, convenient man siya sa imo as a seller. Hindi ka na, for example, depende hindi ka na mag-atingong sa physical shop mo, ganito yun sa comfort ng your home. Kaya ka lang photoshoot sa bala ng mga mga nagpapalit dyan. Then siya, upload mo na sa page mo or sa account mo. Pinsan ka mag-spread sa mga account niya, share mo. Speaking of spread, so I'm giving you the opportunity, 5 seconds, to plug your... Pwede ka yung 10 seconds. Sige, go. Hello, please like my shop, Devakudi. Sige. Customized Korean socks. Okay, so I will be putting the link sa iyang store. Sige, bye-bye. Thank you, Jen. Okay, so this time, let's hear... Tantanat! Alex! Hello, okay. Hindi ko magbakal, perfume. Perfume. Basic mala... Hindi mo ma-squad ang ano... Densities. Oo, basic. Para po sa mga... lawas, ma-cost mo sa salary dito na or mga... Okay, so thank you, Lex. Thank you. So, matuwa ko ang mga friends na nag-bakal permit sa online. So, for those who are still having doubts, no, having second thoughts of trying to buy online, you should try para ma-experience yung mga convenience. Will not be 100% guarantee na everything will be perfect, but the thought of the idea of having this convenience, no, presented to us is really something to be grateful for. With that, happy shopping! Bye!